kung pupunta may nagsasalita, yun, na, sige na. Kasi ako yung taga-timba. Amen? Bakit pag kayo magsasalita dito sa unahan, ako yung laging kinakabahan, ano? Di na sanay. Ano? Sino pong excited na makarinig ng salita ng Diyos ngayon? Amen? Lahat tayo excited, ano? Ako po ay, nasabi ko na sa inyo, hindi ako marunong mag-English, hindi ako magaling mag-English. And I praise God, bakit pag magsasalita ako, walang puti? Ay, di, naan lang. Siyempre, ako po talaga, pag minangita na ako po, kinakabahan na talaga ako. Pero sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, I'm always willing to be used by you dito sa ministry na ito na makapag-share ng aking mga testimonies, ng aking buhay. Kasi, siyempre, marami ng bagay na ginawa ang Diyos sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Kaya kami patuloy na naglilingkod, eh dahil lamang sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon at sa biyaya niya. Amen po ba? Bago po tayo mag-umpisa, yan, nakita niyo na po ang pangalan. Ano? Sabihin niyo muna sa katabi niyo, I love you. Sabihin niyo, lahat magsasalita. Ayaw ko nang hindi magsasalita. Lahat tayo, lahat. I love you with the love of the Lord. Sige na, sabihin natin, kahit hindi tayo vocal sa ating mga asawa, hindi tayo vocal sa ating mga anak, please sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Napapansin niyo po ba, pag sinabihan tayo ng love, parang tayo kinikilig. Di ba? Lagi tayong, ano yung pag narinig pa lang natin yung salitang love or pag-ibig, parang nakakilig na kilig tayo, di ba? Kahit hindi sa atin directly towards yung pagmamahal, pag pinag-usapan lang yung pagmamahal, parang kilig na kilig tayo. Di ba? Yung po ating pag-aaralan ngayon. Ano? Love. Ano ba yung love? Ano ba yung love? Saan ba galing yung love? Yan. Yun po yung ating pag-aaralan ngayon. And ako po, syempre, bilang testimony muna sa aking asawa, syempre, ako po ay tuwan-tuwa sa Panginoon. Kasi, kung hindi nyo po alam, bago po kami magpunta dito sa Canada, kami po ay maghihiwalay ng aking asawa. Meron po kami isang malaking problema. Naiyak na agad ako. Okay. Kaya gusto ko mag-share eh. Kasi nga, gusto ko mag-share yung buhay ko sa mga tao. And sabi nga, bago kami magpunta dito, meron kami malaking problema ng asawa ko. Ano, hindi ko nasasabihin na detail, syempre. Hindi ko nasasabihin na detail. But I praise God dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya kami nandito. Kaya kami nagpapatuloy. Alam ko yung malaking problema ngayon, ibinigay sa amin ng Panginoon kasi gusto niyang patunayan na Diyos siya sa buhay namin, mag-asawa. Ano, and mahal na mahal niya kami. Ano, yun. Kaya, praise God, kasi mahal na mahal ako ng asawa ko. Kahit ako ay imperfect, di ba? Imperfect, eh? Imperfectly perfect, parang gano'n, di ba? Kasi tayo hindi perfect tayong lahat, pero may perfect love na tinatawag. Di ba? Mayroong perfect love na tinatawag. Ano ba yon yung perfect love na yun? Saan ba natin makikita yon? Saan ba natin makukuha yung perfect love na yon? Sabi sa ano? 1 John. Kita niyo ba? 1 John. Balikot po ako magturo. 1 John 4, 18 and 19. Sabi sa 1 John 4, 18 and 19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with the punishment. The one who fears is not made in perfect love. We love because He, God, first loves us. Okay? Gusto ko lang po mag-focus dun sa verse na we love because God first loves us. Diba? Nakakatuwang marinig or malaman na may taong nagmamahal sa'yo. Diba? Sino ba namang ayaw na hindi kami namahal? Sino kaya? Tumas! Tumas ang kamay! Diba? Pwede na umuwi! Diba? Pwede na umuwi. Yung taong ayaw na siya minamahal. Diba? Lahat tayo, we are always longing for someone na magmahal sa atin. Diba? Tunay ba yun? Sumagot kayo para hindi ako kabahan. Okay? Yan. Lagi tayo naglulong ng pagmamahal ng tao. Diba? Minsan, maano ka, madidisappoint ka na hihingi ka ng tulong sa parents mo, diba? Hihingi ka ng pagmamahal sa partner mo, pero hindi na re-reciprocate yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Diba? Hindi, kaya natin-disappoint ka. Pero sabi,
Kaya naman tayo nagmamahal hindi dahil sa mga tao eh. Diba? Kaya tayo nagmamahal kasi God first loved us. Diba? May nagmahal na sa atin muna. Ang Diyos. Ang God the Father. Sabi, yung may kaibigan ako, si Pastor Rich, ito po yung kaibigan namin sa Dubai. Ang sabi niya, life is all about love. Naniniwala kayo? Life is all about love. Ang ating buhay, umiigot lang yan sa pagmamahal. Kasi, pag hindi ka nagmamahal, walang buhay. Di ba? Bakit ka nandito dito? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka gusto mong mag-earn ng ano? Dahil sa mga anak mo, para sa future ng anak mo, or di ba? Ganun, kasi mahal mo sila. Di ba? Bakit ka nabubuhay? Dahil sa pagmamahal. Sabi, the entirety of our life is built on love. It is the vital checkpoint of everything. Even for our faith. Without love, we are nothing. However, it is not enough that we know these things. For until we have established in ourselves the true ultimate source of love and its true meaning, then we will not be able to experience it and share it with others. Naniwala kayo doon? Diba? Na, yun nga, yung ating, yun nga tayo, ang buhay natin talaga, umiikot lang sa pagmamahal. And sabi, tayong mga Kristiyano, nakikilala tayong Kristiyano tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Diba? Pag wala kang pag-ibig, pag Kristiyano ka, pero wala kang pag-ibig, hindi ka Kristiyano. Diba? Kaya tayo nga, sa buhay natin, lagi nating ilagay sa ating puso na gagawin mo lahat ng bagay, gagawin mo lahat ng ginagawa mo sa pamamagitan ng pag-ibig or with love lagi. Pupunta ka dito sa church, bakit ka pupunta sa church? Kasi mahal mo ang Diyos, di ba? Bakit ka pupunta dito? Bakit ka magsiserve sa Panginoon? Kasi mahal mo ang Panginoon eh. Hindi lang ang Panginoon na mahal mo, mahal mo rin ang mga tao. Kasi kung hindi ka magpapagamit sa Panginoon, di ba parang kulang yung ministry natin, kulang ganito, ganyan. Kung hindi ka magpapagamit, parang hindi mo nai-share yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo, sa buhay mo. Diba? Kaya ganun, tayo bilang mga Kristiyano, tandaan natin, kung wala tayong pag-ibig, hindi ka makikilala bilang isang Kristiyano. Okay. Yun. Sabi, ayan. Isa pa. Meron daw ano, ang Kristiyano, ayan. Tayo nga itong mga Kristiyano, di ba yung parang, sino dito may mga birthmarks? Yun nga, di ba? Yung mga birthmarks. Pag makikilala nyo, si Brother Rex yan! Bakit? Makikita nyo yung tali ko sa baba, di ba? Pag wala na yung tali niya, kahit inopera na yan, di ba? Yan, ganun din nga tayo, na yun nga, ang Kristiyano nga, dahil sa mga, sa ating love, kaya nga nakikilala, kailangan, ganun din tayong mga tao na, meron tayong pagkakakilalan. Ang isang tao, halimbawa si Kuya Gary, lagi nakasuot ng Oakley, di ba? O pag alam mong si Kuya Gary, mahilig sa Oakley. Kasi yun lagi yung, yan, yan na, binibili niya. Napansin mo kaya? Tapos sa Manu Village lang binibili. Manu Village lang, puro Oakley. Tama, mahilig siya daw. Tama, di ba? Mahikilala natin ang isang tao dahil sa ganon. Ganon din tayo, mga Kristiyano. Ipakilala natin si Kristo, ipakilala natin si Jesus sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Na huwag tayong maging judgmental, di ba? Di ba? Sabi, meron daw Kristiyano na lang. Meron daw isang, hindi pa Kristiyano pala. Nagpunta daw ng church. Eh, siyempre, magpunta ng church. Hindi daw nakasilent yung kanyang mobile. Hindi, ay bigla nag-ring. Ang sabi ng pastor, di ba? Patayin mo yan. Parang ganun, parang ang tingin sa kanya ng mga tao, ng mga congregation, parang ang laki na ng kanyang kasalanan dahil hindi niya na-silent yung phone niya. Meron bang ganon dito? Wala, no? Walang ganon dito na judgmental masyado na parang ang lead lang na hindi lang naman na-silent eh. Parang kinundunan na natin yung tao. Ganon. Eh, na isang araw, di, nakauwi, umuwi na siya. Parang guilty siya dahil hindi niya napatay yung cellphone niya. Pag-uwi niya, nag-design siya pumunta sa bar. Pagdating niya doon sa bar, nakatabik siya ng ano, ng baso. Yung mga tao sa bar, okay lang yan. Yung isa, tinulungan pa siya, pinunasan pa yung lamesa para sa kanya. At yung lalaking yun, nag-decide na hindi na siya pupunta ng simbahan at pupunta na lang siya sa bar. Bakit? Mas naramdaman niya na mahal siya ng mga tao sa bar kaysa sa simbahan. Diba?
Guilty ba tayo doon minsan? Guilty tayo minsan doon. Aminin natin. Aminin natin. Guilty tayo minsan na nagiging ano tayo? Nagiging, ano ba yun? Hipokrito. Diba? Na parang feeling natin, nung banal-banal na natin, na magkamali lang yung kaibigan natin o yung kasama natin sa simbahan, parang i-ano na natin, ay, hindi ka naligtas. Diba? Huwag ganon. Show them love. Na, okay lang yan, magkamali. Basta, diba? Ang pangit naman yung habawa, diba? Nagkamali. Tapos, ito yung lagi ko sinasabi, pag nagkamali ka, huwag kang lagi ano magkakamali. Hindi mo pwede yun. Pag nagkamali ka, sa sarili mo naman, ano mo na magbago. Diba? Hindi, mahirap yung magkakamali ka ngayon, ang ganito. Tapos next week, ganun na naman yung pagkakamali mo. Inaabuso natin yung grace ng Panginoon. Pero sabi ko nga, pero once na maka-encounter tayo ng mga ganun na kapatid na nagkakamali, show them love. Kasi nga, mayahal naman tayo ng Panginoon eh, nang hindi tayo maramat dapat eh, di ba? Ganun din tayo, show them love. Di ba? Kahit na ginagawa ka na masama, di ba? Ginagawa ka na masama, kahit ako pa rin na mahal mo siya. Di ba? Minsan sinasabi ni ng asawa ko, Rex, bakit ka ba ganyan? Bakit ba parang bait-bait mo? Sabi ng asawa ko. Kasi nga, lagi ko sinasabi sa kanya, baby, huwag mo nang intindihin kung ano yung ginagawa nila sa'yo. Ang mahalaga, kung ano yung makaya mong gawin sa kanila. Di ba? Yung ipakita mo sa kanila, kill them with kindness, kill them with love. Di ba? Yung ginagawa ka na masama. Di ba? Kill them with kindness. Lalo kang maging mabait sa kanila. Natatanda ko yun sa aking kong trabaho. Sa civic center, meron pong mga puti or mga grupo ng mga katrabaho ko na parang ginagawa na ako ng storya. Yung sinisirahan ako, ginagawa na ako ng storya na isinubong sa senior's manager namin, ganyan-ganyan. Eh, sabi ko, tapos ngayon, iba na yung treatment nila sa akin. Alaalan nyo ang ginawa ko lang, tinutulungan ko sila. Pag ano, gusto nila lang, yung basta, tinutulungan ko sila mag-lift ng pasyente nila. Kahit hindi ako yung magto-toilet doon sa pasyente, ito-toilet ko yung pasyente. Hindi ako magpapalit ng pad, papalitan ko yung pad ng pasyente. Kasi nga, gusto ko makita nila na, ano yun, ginagawa ko sila na mabuti at sila naman mahihiya. Pag sasabihan kanila na masasama, mahihiya sila sa'yo. Kasi ginawan mo na sila na mabuti. At ngayon, na-experience ko na, bakit ako close nila sa akin? But feeling nila, gusto nila lagi dumikit sa akin. Gusto nila akong pahirapan. Gusto nila akong nalaw. Sabi ko nga, kailan yung duty? Sabi ko kay katrabaho ko sila, yung grupo na yan, katrabaho ko sila. Sabi, nung patapos na yung ano namin, sabi ko, parang pagod na pagod. Kasi nga, yung grupo na yun, yung aking kasama. Eh, syempre, ako yung nagmamasipag. Kaya, ikot ako na ikot. Sabi nung isang nga lang, sabi, look, yun, nung umupo ako, kasi patapos na yung shift, umupo ako. Sabi ni, nung isang, hindi ko na sasabihin yung pangalan, sabi na isang nga lang, sabi, look at your rest, you're sitting. Sabi ko, ano na yun sa akin, parang, yung bang, naano ko yung purpose ko na makita nila na tinutulungan ko sila na hindi talaga ako umuupo. Dire-diretso talaga yung trabaho ko. Na kahit nga hindi pasyente ko, ginagawa ko. At nakikita ko yung reply nila sa akin. Yung di ba, yung how they treat us now, iba na. Hindi na kagaya natin. Alam, praise God. Aba na kwento ko. Yan, sabi nga, meron pong components ng perfect love. Ano? Dama na tayo sa ating topic. Napakabahan po ito. Pasensya na kayo, makontawa ka. Yun. Meron po tayo tinatawag na source, sacrifice, scope, hassles. Kami po mga nurses, mahilig po kami ng mga abbreviations. Para mas madaling maintindihan, madaling masaulo. Ano ba yun? Source, sacrifice, scope, and souls. Who is the source of love? Sino ba ang source ng love? Diba? Sabi, it's God. It's Abba Father. Diba? Ang sarap pakinggan or ang sarap malaman na mahal ka ng tatay mo. Sinong nakaka-experience ng mahal ng tatay? Pagkamahal ng tatay. Diba? Yung mga walang tatay, parang they are longing, parang merong kulang sa kanila, diba? Yung mga anak na ano, nawala, na umiwala yung mga tatay nila. Parang meron silang kulang lagi. May longing sila. Yung longing na yun, kinukuha nila or hinahanap nila sa boyfriend nila,
Di ba? Meron kayong mga nababalita na ganyan, di ba? Ganun din tayo. Pag nalaman natin na ano, na mahal tayo ng Diyos, parang sarap ng pakiramdam. Di ba? Meron daw, ano, na anak, di ba? Pag ang anak mo pala, humingi ng tinapay, ano ba, bibigyan mo ba siya ng bato? Di ba? Hindi naman. Bibigyan mo siya ng, hindi lang tinapay. Lalagyan mo pa ng kape, di ba? May palaman pa. Huwag naman yun nasa garapon, ha? Yung sinasabi nila. Ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin yung source talaga ng pagmamahal. Si God the Father. Ano? Sabi, God is loving, merciful, abounding in goodness and truth. Sabi yun, binata. Yan. Sabi sa Exodus 34, verse 6, and he passed in the front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Sabi in Psalms 103, verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Grabe yung ano, ang Panginoon, napaka-merciful niya, na kahit tayo hindi karapat-dapat, minahal pa rin niya tayo. Di ba? Tayo mga tao, conditional yung pagmamahal natin eh. Di ba? Conditional, pag hindi ka na ginagawa ng masama, ay, pag hindi ka na ginagawa ng mabuti, hindi ka na rin ano. Di ba? Ganun tayo. Gusto natin laging merong kapalit yung pagmamahal natin. Na, hindi, mamahalin kita dahil mabait ka sa akin. Di ba? Or mamahalin kita dahil binibigyan mo akong baon. Mamahalin kita dahil ganyan. May condition. May condition. Pero, ang Diyos talaga. Sabi, grabe, abounding in good and truth. Di ba? Yun yung personality ng Panginoon. Sabi, the next is, God pardons iniquity and does not retain His anger forever. Why? Because He delights in mercy and will give us truth. Sabi sa Micah 7, verse 18 and 19, who is a God like you, who pardons sin and forgives transgression of the remnants of His inheritance? You do not stay angry forever, but delight in to show mercy. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. Ganun ang Panginoon na kinakalimutan na yung kasalanan natin. Di ba? Tayo mga tao, sabi nila, forgive, but don't forget. Para ganun. Tayo ganun ang tao eh. Forgive, but don't forget. Ay, tandaan mo lang yung kanyang ginawa, di ba? Pero dapat hindi pala ganun. Kung magmamahal tayo, forgive and forget talaga. Na kaya mo na. I-ano mo na yun sa past. Kaya gano'n. Pasoy naman ako. Naiiga kahit. Pasensya na kayo kasi ang bilis ko talaga magsalita. Para mabilis matapos. Okay. Sabi, God desires all men to be saved, that is love, and to come to the knowledge of truth. He is the one God. And His Son, Jesus Christ, gave Himself a ransom for all. 1 Timothy 2, verse 3 to 6, this is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of truth. For there is one God and no other mediator between God and mankind. The man, Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to all the prophets. Sorry, ano talaga akong magandang magbasa? Hindi ako ganun ako. Basta, naintindihan niyo ako. Yun. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon, binigay niya yung kanyang anak. Di ba? Di ba? Yung si Jesus Christ. Di ba? Siya yung sacrifice eh. Di ba? Sabi? Who is the sacrifice? Who sacrifice for his life for love? Is Jesus Christ. Di ba? Ganun yun na si Jesus Christ, di ba? Noong bago bumaba si Jesus Christ, di ba? Alam na niya na mamamatay siya eh. Di ba? Bago bumaba si bago isend ni God the Father si Jesus Christ, alam niya na ano, na mamamatay siya. And grabe pa rin yung pagmamahal ni Jesus, ni God sa atin, na ibinigay niya yung ano, si Jesus Christ para sa atin, di ba? Sabi, merong kwento na ano, kwento ulit. Merong kwento na ano, yung alam niyo yung mag-ama na at saka yung train. Alam niyo yun, yung kwento na yun. Sino ang alam yung kwento na yun? Yan yung train na ano, na yung mag-ama na yun, napaka-sweet nila.
Tapos kilalang kilala nung anak niya yung tatay niya, at yung tatay niya kilala niya rin yung anak niya. At itong anak na ito is meron siyang characteristic or meron siyang attitude na grabe yung pagmamahal sa mga tao. And yun nga, habang sila ay itong tatay nito nag-work siya sa train station. Baka na napanood niyo na to sa YouTube. Nagtrabaho siya sa train station, and one afternoon habang sinuturo ng tatay niya yung anak niya, nagpunta sila dun sa trabaho ng kanyang magulang, ng kanyang tatay. Yun, nasaan ako? Noon, nagpunta sila dun sa trabaho ng tatay niya, and mayroon ng siyempre ginawa na ng tatay niya yung trabaho niya, nagpunta sila siya dun sa office niya, meron dadaan na ano doon sa train na 'yon, sa ano ng train, yun yung trabaho niya, siya yung nagbababa at nagtataas ng kulay. Alam niyo 'yon. Siya yung nag-switch on at saka pag may dadaan na barko, itataas niya yung rail. And then pag may dadaan ng train, ibababa niya. And yun nga, one afternoon, yung may itinas niya na yung tulay kasi nga may dadaan na ano na barko. And while yung bata is ano, nangingisda, sabi doon sa video, nangingisda siya. And hindi napansin nung tatay niya na may parating ng train. And syempre itong bata, parang nakita niya yung ano na kailangan ng i-push ng tatay niya yung button para bumaba na yung ano, yung rail. And syempre itong bata, sabi ko nga kanina, meron siyang karakteristik na mapagmahal. And nakaramdam siya ng pagmamahal doon sa mga tao na nandoon sa train. And syempre ang ginawa niya, yung ano ng bata, tumakbo siya papunta doon sa, kasi itinuro daw nung tatay niya yung kung paano yung emergency ano ganyan, emergency button. And yung bata na yan, pumunta, binuntahan niya kasi nga gusto niyang maibaba yung ano, yung rail, kasi nga dadaan yung train. Hindi siya napansin yung tatay niya. And kumarin pa siya, pupunta siya doon. And while napipindutin niya na yung ano, yung button, nahulog siya doon sa ilalim ng truck. Nahilalim ng train. And nung napansin nung father na wala yung anak niya doon sa pinag-iwanan niya, hinanap ngayon nung tatay niya yung bata. And syempre pagsesearch niya, nakita niya na ano, na may paparating na train. Doon pa lang niya napansin. And syempre yung tatay na yon, nakita niya na syempre kailangan ng ibaba niya, di ano na siya, tumakbo na siya doon sa switch. And pagdating niya doon, syempre nandun sa, alam niya na nakita niya yung anak niya na nandun na sa ano, nandun na sa switch na nahulog. And then syempre mamimili siya, sino ba ang pipiliin niya, yung anak niya o yung mga tao dun sa train. Dun sa train, nandun din yung mga tao na may mga problema, nandun yung mga tao na kagaya natin na ano, na naglolong sa mga pagmamahal, ganyan. Pero ang ginawa nung father, na ibinigay niya talaga, pinush niya pa rin yung button, isinakripisyo niya yung anak niya for the yung mga tao sa train. Ganun din tayo, ganun din yung concept ng ano ng God the Father at ni Jesus Christ sa atin. Na grabe tayo mamahal ni God. Ibinigay niya si Jesus Christ, his only son for us. Ano? Sabi sa John 3:16, alam na naman natin to. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. You know, yun na yung ano, that's the heart of the Bible, sabi nila. Yan John 3:16. Kasi dyan natin makikita kung gaano talaga tayo mamahal ng Panginoon. Yung sacrifice ni Jesus Christ is called salvation. Diba? Kung hindi si Jesus Christ nag-sacrifice, meron ba tayong salvation? Wala, diba? Kasi kailangan mayroong magtigis ng dugo eh. Diba? Kailangan may magtigis ng dugo para sa ating kaligtasan. At yun ay si Jesus Christ. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Yan na, tayo talaga, ligas sa atin ang makasalanan tayo. Diba? Na tayo ay, we will need talaga dun sa ano, sa impyerno.
nabuhay tayo, kung hindi natin nakilala si Jesus Christ, mapupunta talaga tayo doon sa impyerno. Pero sabi nga, dahil ni Jesus Christ, no, dahil sa kanyang blood, kaya tayo naligtas. Romans 5:9-10, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Now, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Yun nga, dahil ng pagkamatay ni Jesus Christ, kaya tayo na-reconcile sa kay God, di ba? Kaya tayo napalapit kay Jesus, kay God dahil ni Jesus Christ, dahil sa kanyang pagkamatay. Because of His sacrifice, Christ allows us believers to enjoy this eternal benefits. Ano ba yung mga eternal benefits ng ano ng pagkamatay ni Jesus Christ at sa mundo, di ba? Nung namatay siya, sabi, nagkamayon tayo ng propitiation. Ano ba yung propitiation? Pangpapalumag-loob sa galit ng Diyos. Yung research ko talaga sa Tagalog. Ano yun, parang ang ano, si Jesus Christ yung naging pampalumag-loob kay God. Parang kay God. Dahil may galit sa atin si God eh, kasi we are ang nature natin, makasalanan tayo. Pero dahil ni Jesus Christ, na ano natin yon, yung parang naging pampalubang loob si Jesus Christ natin para sa Ama, para maging mabait siya sa atin, si God, di ba? Dahil yun nga, dahil nung namatay si Jesus Christ. Ito pa, redemption. Christ's death purchased us out of the slavery of sin. His shed blood paid the penalty of death and ransom us from sin and evil. We have been delivered from the kingdom of Satan and placed into the kingdom of Christ. Yung redemption is pagtubos, di ba? Tinubos niya tayo. Yung ating yung nature nating makasalanan, kinuha ng Panginoon, kinuha ni Jesus Christ, di ba? Tinubos niya tayo. Tapos, ito pa, justification. By God's grace, we no longer are guilty before God. Christ's death secured our verdict, releasing us from the sentence of death. He declares us righteous and credits His righteousness to our account. Yan sabi, we are the righteousness of God. Naniniwala ba kayo na ang tingin ng Panginoon sa iyo, righteous ka? Na kahit nagkakasala ka, righteous ka pa rin? Naniniwala kayo? Diba? Kasi nature ng tao yan, nagkakasala tayo. Pero because of Jesus Christ, diba, nagiging righteous tayo. We are the righteousness of God through Christ Jesus. Diba? Dahil ni Jesus Christ, hindi dahil mo, hindi dahil sa ginagawa mo kaya ka nagiging righteous. Hindi dahil sa kabutihan mo, sasabihin mo na, hindi, gagawa ko na mabuti para pagpalain ako ng Panginoon para maging mabait sa akin ng Panginoon. Hindi. It's si Jesus Christ pa rin talaga. Siya yung nagiging righteousness natin. And the last is reconciliation. Once enemies, God and man are now friends. The cross made a permanent change possible between formerly alienated man and God. The right man is now on our side and we are on His. Yan nga. Ganun nga. Reconciliation. Parang nagbati tayo. Nagbati. Yung parang, alam niyo sa Tagalog, nagbati. Yung parang magkagalit kayo, tapos pagbabatiin, di ba? Parang gano'n. Naging ano tayo, naging magkaibigan ulit tayo para ng Panginoon. Sabi, gusto ko lang mag-illustrate. Pastor, dito kayo. Gusto lang mabilis ng illustration. Kuya Gary, kasali ka. Tatlong ito. Kahit saan, dito ka kamula. Yan. Ito si Pastor, siya si God. Si God the Father. Ako si Jesus Christ, tapos si Kuya yung man. Diba? Diba? Kaya nga rin yung man. Ako si Jesus Christ. Alam nyo ba, na kahit anong gawin ni Kuyang kasalanan, di ba? Kahit anong gawin ni Kuyang kasalanan, ang tingin pa rin ni Pastor sa kanya, righteous, dahil ko. Di ba? Kahit magpunta ka doon, Kuya, kasanggahan ko lang yan. Di ba? Hindi yan, ano, hindi siya makakatakas sa pagmamahal ng Panginoon. Dahil ni Jesus Christ. Di ba? Kahit saan siya magpunta. Kahit sa ilalim ng lupa, siya magpunta. Pagmahal siya ng Panginoon dahil ni Jesus Christ. Amen.
Salamat po sa inyo. Papaano lang yung pampa-energize. Ganun yun, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Diba? Dahil through Jesus Christ na kahit anong gawin mo, kapatid, diba? Kahit anong gawin ng ating natin bilang tao, hindi yun maano dahil mahal tayo ng Panginoon. Sabi, do you know who's the scope of God's love? Sino ba? Diba? Sabi, sino yan? Ikaw, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Ikaw yun, mahal ka ng Panginoon. Sabi, sabi ni Pastor Jerry Bridges, kilala niyo to, author ng The Pursuit of Holiness, na book. Sabi niya, God's unfailing love for us is an objective fact affirmed over and over in the Bible. It is true whether we believe it or not. Our doubts do not destroy God's love, nor does our faith create it. It originates in the very nature of God, who is love, and it flows to us through our union with His beloved Son. Yun nga, sinasabi ko, di ba? Na ikaw yung mahal ng Panginoon, di ba? Kaya niya ibinigay yung lahat. Di ba? Kaya niya ibinigay si Jesus Christ para sa iyo. Ikaw talaga yung gusto niyang maligtas. Di ba? Kailangan mo ma-experience yung pagmamahal ng Panginoon, di ba? Yan. Sabi mo sa katabi mo, nothing can separate us from the love of God. Diba? Nothing can separate us from the love of God. Diba? Ito, sabi sa Romans 8:38 and 39, for I am convinced and continue to be convinced beyond any doubt that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present and threatening, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depth, nor any other created things will be able to separate us from the unlimited love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Diba? Kahit ano, kahit yung kakulangan mo, kahit yung, diba, yung parang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo karapat dapat sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi. Diba? Ikaw talaga yung mahal niya. Diba? Kailangan mo ma-experience yung pagmamahal na yon. Okay? Tayo, ano natin, nature ng tao, yung pagiging sinungaling, ano? Nature natin yon. Pero dahil nga sa pagmamahal ng Panginoon yun, di ba, na-experience natin yung pagmamahal niya. Who are, yun, sabi, who are the souls that needs love? Yun yung pagmamahal natin na na-experience natin. Kailangan natin i-share, di ba? I-share natin doon sa mga tao na hindi kaya-aya. Diba? Doon sa tao na hindi kaibig-ibig, doon sa mga kagalit natin minsan, diba? Doon sa mga asawa natin minsan, na dumarating yung time na parang gusto mo nang isaole sa kanilang mga magulang, diba? Kailangan natin silang mahalin, diba? Kailangan natin silang, kahit na nagkukulang sila, sige lang, mahalin pa rin natin sila. Diba? Sabi, love like Jesus. Love like Jesus. Kasi grabe yung pagmamahal ni Jesus sa atin, diba? Ganun din tayo. Maging palaibig tayo. Kahit na doon sa mga tao hindi kaibig-ibig, di ba? Meron tayo, yung minsan pupunta tayo sa church, makita pa lang natin yung, di ba? Minsan, hindi talaga nawawala yung chikahan eh. Di ba? Kaya minsan nasisira ang simbahan dahil sa mga chika-chika. Di ba? Yung pagpupunta pa lang dito, nag-umbisa na mag-chikahan. Doon sa trabaho namin, yun lang, ang daming chikadora. Di ba? Parang sabi ko, hindi mo pwede magtrabaho na lang tayo? Parang ang hirap magtrabaho pag gano'n, yung puro yung nagsisiraan sila, kwentuhan ng yung mali na ginawa nito, ganyan. Parang ang hirap, di ba? We should love like Jesus. Sabi, Ephesians 5:1 and 2, therefore be imitators of God, copy Him and follow His example. And well, beloved children, imitate their Father and walk in love, esteeming and delighting in one another, as Christ loved us and gave Himself for us, a slain offering and sacrifice to God for you, so that it became a sweet fragrance. Yun nga na kailangan natin maging imitator tayo ni Jesus Christ. Kung ano yung ginawa sa atin na pagmamahal, tinanggap niya tayo ng walang condition, ganun din tayo, magmahal din tayo kagaya ni Jesus Christ. 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us,
and we ought to lay down our lives to our brother and sister. Di ba ang hirap na parang yung ginawa ni Jesus Christ na mamamatay ka para sa kaibigan mo? Di ba? Pero sabi niya, Christian tayo eh. Si Jesus Christ yung ating halimbawa. Kaya kung maaari sabihin mo, lagi mong i-desire sa puso mo, Panginoon, gusto kong maging kamukha mo. Panginoon, gusto kong mag-improve. Hindi yung 10 taong ka ng Kristiyano. Ito yung sabi ko nga kay Gary, 10 taong ka ng Kristiyano, hindi ka pa rin nagbabago. Diba? Ganun ka pa rin nung nakakilala sa Panginoon, hindi pa rin nagbabago, chismosa ka pa rin. Diba? Or magagalitin pa rin, sabi niya, diba? Gagari yan ako, diba? Yan, diba? Parang ganun yung desire natin sa Panginoon, na i-desire mo sa Panginoon, paano gusto ko namang mabago? Gusto ko namang maging kamukha mo. Diba? Ay, yung characteristic ni Jesus Christ, magre-reflect sa mukha mo. Pagkita pa lang ng tao sa yun, diba? Parang ang saya mo lang i-rex, diba? Siyempre, lagi ako nakasmile. Sabi ko, bakit ako yung makalumpot? Yung ngipin na yan, acid dyan. Sabi ko, kasi parang hindi nila ako nakikita ng malungkot. Yung parang lagi ito ako nakatawa. Kasi sabi ko, praise God, kasi nga, yung mukha ko pa lang is, parang sabi ko sa kanila is, parang nagiging blessing pa rin ako sa kanila, kahit sa ngiti ko pa lang. Sabi nga, lagi ito ako nakabungis-ngis. Parang nung elementary nga ako, lagi ito ako yung tawa ng tawa. Kaya minsan, yung teacher ko nagagalit na sa akin, kasi nga, lagi ito ako nakatawa. Nagpapagalitan ako dahil sa katatawa ko. Yun. 1 John 30 verse 34 and 35, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple, if you love one another. Diba? Yun na nga. Paulit-ulit lang ako, pagmamahal. Lahat ng bagay na gagawin mo, dahil sa pagmamahal. Diba? Ang sarap na, diba? Na parang nandito tayo, puro lang. Kanina nung tayo nag-welcome to the family, parang ang sarap na makikipagkamayan ka, nakangiti, hindi yung pagkamay mo nakasimangot, parang gusto mo nang bitawan yung kamay, di ba? Pag nakasimangot, gusto mo na yun yung parang pag nandito, parang ang warm ng pakiramdam natin, na ramdam talaga natin na tayo mag isang pamilya, na nagmamahalan, di ba? Ang sarap ng gano'n, di ba? Sino bang gusto na magpunta sa church na puro nakasimangot yung member? Di ba, yung pastor, magsasalita pa lang, nakasimangot na, di ba? Parang ang pangit. Na, yun nga, i-desire natin, papunta natin dito. Panginoon, gusto ko na maramdaman yung pagmamahal mo. Pagpasok ko ba lang sa simbahan. Panginoon, gusto ko maramdaman yung pagmamahal mo sa akin. Di ba? Through sa ating lahat, di ba? Huwag na natin isipin yung ating mga ano, yung mga fault natin. Huwag na natin isipin yon. Yung kamalian ng bawat isa, huwag na. Ang isipin lang natin, mamahalin kita kahit ano ka. Yun, mag-isino ka man. Di ba? Mahal na lang. Ano lang, puro lang pagmamahal. Yan lang. Saan tayo? Ang dami ng verse. Luke 6 verse 35, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Okay, magpautandaw tayo. Then, your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Yan nga. Mahalin natin kahit yung ating mga kahit yung ating mga kaaway. Kahit mahirap, di ba? Mahirap magmahal ng kaaway, pero kailangan. Mark 12 verse 31, the second is this, love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. Ano ba yung dalawa, di ba sabi nung New Testament, dalawa lang yung binigay na utos ng Panginoon? Di ba, wala na yung 10 utos? Ano yung dalawang utos na yun na binigay ng Panginoon ng New Testament? First is love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And second is love your neighbor as you love yourself. Di ba? Yun lang, dalawa lang, di ba? Hindi na yung huwag kang papatay, huwag kang mga ngalun niya. Kasi kung hindi mo gagawin yun, ibig sabihin, mahal mo ang taong yun. Diba? Parang generalize na ng Panginoon ng New Testament. Yung mga utos na, yung mga law, dati ni Moses, di ba, ng Old Testament, yun yung pinapractice nila. Pero sabi nga, after ni Jesus Christ, love God na lang at saka love your neighbor as you love yourself. Ephesians 5 verse 25, husband, yan, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Yan, di ba? Minsan nga, sabi ko nga kanina, minsan dumarating yung punto na parang yung asawa mo, parang ayaw mo makita.
Yung pagkagising mo pa lang sa umaga, parang ayaw mo siyang makita, di ba? Dumadating yung panahon yun, aminin nyo, di ba? Parang hindi mo siya nararamdaman na mahal mo siya. Pero nga, sabi ko nga, binigay yan ng Panginoon sa iyo eh. Binigay yan ng Panginoon sa iyo. Kailangan mo mahalin siya. Kasi, pag ang asawa natin, pag lalo niyang nararamdaman na hindi mo siya minamahal, lalo siyang magbabago. Pero pag yung nakikita niya na mahal ka niya, inaatiskaso mo siya, di ba parang babalik yung first love. Eto, meron kwento ko ulit. Meron kwento na ano, babae, sabi niya, nagpunta siya doon sa pastor niya, sa church. Sabi nung babae na yon, "Pastor, gusto ko na hiwalayin ang asawa ko." Sabi niya gano'n, "Gusto ko na hiwalayin ang asawa ko, hindi niya na ako mahal." Sabi ng babae. Ang sabi ng pastor, "Okay, sige, bibigyan kita ng isang buwan. Doon sa isang buwan na yon, gusto kong gawin mo na paglutuhan mo ang asawa mo, ipagluto mo siya ng breakfast, okay? Ihanda mo ang kanyang damit pag siya ipapasok. Gusto ko, alagaan mo siya, ipakita mo na mahal mo siya. And then bumalik ka sa kakain after 1 month. Siyempre, ito naman babae. Siyempre, gusto niya, after 1 month, pwede ka na maghiwalay. Okay, di, siyempre, gustong-gusto talaga ng babae makipaghiwalay. Ginawa niya doon. Ipinakita na niya na inalagaan niya yung asawa niya. Tapos ganyan-ganyan. Tapos, bumisita itong pastor na yun, after a month, bumisita dun sa bahay nung babae. Ang sabi niya, "Oh, kamusta ka na? Oh, maghihiwalay na ba kayo ng asawa mo?" Sabi ng babae, "Anong hiwalay, pastor? Anong hiwalay? Mahal na mahal kong asawa mo." Parang ganyan, di ba? Diba, yun yung aking gustong sabihin na naramdaman na nung lalaki or naramdaman na ng babae na minahal na siya nung lalaki after niya nang inalagaan niya. Parang gano'n na minsan kasi nagkukulang din yung mga babae dun sa mga lalaki kaya nagbabago yung lalaki. Pwede rin naman na other way around na minsan naman nagkukulang naman itong lalaki dun sa mga babae kaya may tendency talaga na maghiwalay. Ang asawa, syempre, ang pag-asawa, it should be, give and take. Minsan nga, give and give lang eh. Kasi yung take, bonus na lang eh. Diba? Pag minahal ka, pabalik ng asawa mo, bonus na lang yan. Pero pag yung pagmamahal mo, diba? Pero nakita mo talaga, mahal na mahal mo siya. Ganyan. Pero pag minahal ka niya, in back, bonus na lang yan. Sabi, source, God, sacrifice, Jesus Christ, scope, ikaw, and souls, other. Paano ba natin, how do we continue to grow in perfect love? Paano? Seek the source. Diba? Ano yung Matthew 6:33, alam nyo na yun? Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things will be added unto you. Diba? Ganun lang. Kinalanin mo, i-search mo ano ba talaga ang characteristic ng Panginoon. Diba? Sabi ko nga nung huli kong preaching, paano mo malalaman na ang Diyos ang magpo-provide ng pangalang kung hindi ka nagkumulang? Hindi mo malalaman na ang Diyos ang tagapagaling kung wala kang sakit. Mga ganun bagay na isig natin, ano ba talaga si Jesus? Ano ba talaga si God? Ano ba talaga yung mga karakteristik nila? Doon, pag nalaman mo, di ba, may apply mo na sa buhay mo na, ay ang Diyos pala kalakasan ko. I claim it, Lord. Lord, I claim na yung kaligtasan. Lord, I claim na yung kagalingan. Kasi alam mo na eh, kung sino siya eh. Diba? Second is, imitate the sacrifice. Sabi ko manina, Ephesians 5 verses 1 and 2. And third is, know the scope, na ikaw talaga yung mahal ng Panginoon. Ikaw. Takuin mo yung pagmamahal na yon. And third is, share to the lost soul. Share mo. Yung pagmamahal mo na experience, di ba? Hindi po pwede na nasa sa iyo lang yon yung pagmamahal na hindi mo ibibigay. Alam niyo yung kwento na to see in the, sa Israel, Sea of Galilee at saka Sea of, Dead Sea at saka Sea of Galilee. Bakit daw ang Sea of Galilee full of life? Yung Sea of Galilee, bakit? Dahil yung Sea of Galilee, meron siyang way out. Yung daw Dead Sea, kaya siya Dead Sea, kasi doon lang yon, hindi siya umiikot. Kasi walang buhay doon. Yung ganun yung ganun din sa atin. Application din is, kung naranasan mo yung pagmamahal, i-share mo. Dapat may outlet ka ng pagmamahal mo para ikaw sa sarili mo, mag-ano din yung pagmamahal sa'yo.
Di ba? Makaka-experience ka rin ng pagmamahal. Yun. Sige po. Pwede po tayong ano, tumayo. Mag-pray lang tayo. Gusto ko lang po, ano, encourage everyone na, ano, na pumikit kayo. Then, isipin niyo sa isipin niyo po na, ano, Panginoon, or tanong mo sa sarili mo, Panginoon, paano ko ba mapaparamdam yung pagmamahal na yon? Lord, paano ko ipaparamdam yung pagmamahal na naramdaman ko galing sa iyo? Parang gano'n. Sabihin mo sa sarili mo, i-search mo, may gusto lang akong awitin habang kayo ay, habang nag-ano. Habang tayo nagre-reflect, gusto ko lang awitin. Sorry. Ito po yung Tagalog song. Tagalog song. Ang sarap, ang
sarap iparamdam sa Panginoon na yung laman ng puso mo kung gaano mo siya kamahal. Diba? Kahit hindi nyo alam yung kanta, ako kasi, yung kantang yan, parang yan yung ano ng puso ko na, Panginoon, na kahit na ako ay imperfect, Lord, kahit na ako hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo, gusto ko pa rin baka na iparamdam sa iyo na mahal kita. Diba? Ganun tayo, kailangan natin na, Panginoon, ano ba yung pwede kong gawin para maiparamdam sa iyo na mahal kita? Diba? Pagmahal mo ang Panginoon, makikita ng tao kung gaano mo siya kamahal. Diba? Magiging outlet ng pagmamahal mo yung mga tao. Diba? Mararamdaman nila na mahal mo ang Diyos dahil, yan nga, mararamdaman nila na mahal mo ang Diyos dahil nararamdaman nila yung pagmamahal na yan. Amen? Sige po, bago po tayo matapos, gusto kong mag-pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong mensahe, Father God, Lord, na grabe mo kami kamahal, Panginoon, na Lord, ikaw yung source ng pagmamahal namin. Lord, kaya kami nabubuhay, kaya kami nandito sa mundong ito dahil minahal mo kami. Panginoon, at kami naman bilang mga minahal mo, Panginoon, Lord, gusto namin, Panginoon, i-share, Panginoon, yung pagmamahal na aming naranasan dun sa iba, sa mga kapatiran, Panginoon, dun sa mga tao hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, gusto namin i-share, Panginoon, yung pagmamahal namin na galing sa iyo, Father God, Lord, at alam namin, Panginoon, na babalik, Panginoon, yung mga ginawa namin sa aming kapwa. Lord, babalik sa amin yun. We will be blessed, Panginoon. Ang aming buhay ay magiging blessed dahil, Panginoon, ito ay galing sa iyo, Panginoon. Yung pagmamahal ay galing sa iyo, Father God. Lord, salamat, Father God. At Lord, ang bawat member, Panginoon, ng church na to, Father God, Lord, I pray, Panginoon, na maging desire ng kanilang puso, Panginoon, na mahalin ka nila, Panginoon. Lord, maging makilala ka pa nila, Panginoon, sa malalim at biblical pangamamaraan, Panginoon. Lord, hindi nila, isang tabi pa kayo nila, Panginoon, yung differences ng bawat isa, Father God. Lord, isang tabi nila, Panginoon, yung mga kamalian ng bawat isa, Panginoon. Lord, kundi ang iisipin lang nila, Panginoon. Lord, ang ilalagay lang nila sa kanilang puso, na mahal mo sila, Panginoon. At Lord, mag-show, Panginoon, yung pagmamahal na yan para sa amin lahat, Father God. Lord, mararamdaman namin, Panginoon, yung warm na pagmamahal mo sa bawat isa, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, lahat ng aming gagawin, lahat ng aming paplanuhin, lahat ng mangyayari sa buhay namin, Panginoon, Lord, ito ay galing sa iyo, Panginoon, at ito'y kapahintulutan mo, Father God. Lord, salamat po, Lord, at lahat ng mangyayari, Panginoon, dito sa church na ito, Panginoon, Lord, inialay namin sa iyo, Father God. Lord, wala po akong masabi, Panginoon, wala po akong maihilig pa, Panginoon, kundi, Panginoon, balutin mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang simbahang ito. Wala kay Pastor, Father God, kay Pastor Ramon, Father God, Lord, alam namin, Panginoon, how he loved this congregation, Father God, Lord, how he ibinibigay niya, Panginoon, yung oras niya, yung buhay niya, yung kayamanan niya for this church, Father God. Lord, I pray for him, Father God, na Lord, let your anointing be upon him, Father God. Lord, how upapaano siya mag-share, Father God, ng word of God, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, eh, lahat ng word na yun ay magagaling lamang sa iyo, Father God. I pray na let your wisdom, Panginoon, be upon him, Father God. Lord, i-improve mo siya. Kung paano siya magsalita, Panginoon, Lord, i-improve mo pa siya, Father God. Lord, alam ko, Panginoon, na hindi makikita, Panginoon, yung kahinaan niya during the preaching, Father God. Lord, hindi makikita yung kahinaan niya kung paano siya magsalita, Panginoon, Lord, kundi ang makikita lamang, Panginoon, yung glory mo sa buhay niya, Father God. Lord, magre-reflect, Panginoon, yung glory mo sa kanya. At Lord, alam ko, Panginoon, na mag-improve na mag-improve siya, Father God, from time to time, Father God. Hindi siya magiging stagnant na pastor, Father God. Lord, I pray na patuloy mo siyang i-equip, Father God, bilang isang pastor namin, Father God. Lord, at lahat, Panginoon, kami dito, Panginoon, ay maglilingkod lang, Panginoon, or susunod lang, Panginoon, sa mga gusto mong gawin para sa amin, Father God. At Lord, we will follow all your instructions, Father God. Lord, salamat po. Lahat po, Panginoon, na sa aming buhay po ng thankful control, Father God. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God.